Maaring nagtatanong ka kung ang pag-inom ba ng alak ay masama at kinamumuhian ba ito ng Diyos. Ito ang ating pag-uusapan sa video ito. Magandang araw po ulit sa inyong lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan na maabutan ng video ito. Marahil, klinik mo ang video ito dahil interesado ka sa usapang alak. Ipapaalala ko lang na kailangan ng discretion sa panonood ng video ito dahil hindi ito para sa lahat. Maaring may mga impormasyon na nakapaloob dito na hindi kaayon, kaya panoorin mo muna ang video hanggang huli para makita mo ang buong mensahe. Mayroon bang nakalagay sa Biblia tungkol sa alak? Mayroon pong nakasulat na salita tungkol sa inuming nakakalasing sa Biblia at ito ang salitang wine. Ito po ay paulit-ulit na nabanggit ng aabot sa 231 na beses. Bawal ba itong inumin at maaari bang ito ang dahilan para mapunta ang isang tao sa impyerno? Marahil, naisip mo rin na bakit pa ginawa ang alak kung masama naman pala ito at ito ay pwedeng maging dahilan ng pagkakasala ng isang tao. Ang isang karakter sa Biblia na nalasing ay si Noah. Ito ay nangyari pagkatapos ng baha, mababasa sa Genesis chapter 9 verses 20-22. Si Noah ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Sa pangyayaring ito ay marami ang nagsabi na baka daw noong nakita ni Ham si Noah na nakahubad ay ginawa niya ito ng hindi magandang bagay kaya isinumpa ni Noah ang kanyang apo na si Kanaan. Ikaw kaibigan, anong naisip mo dito? I-comment mo lang sa baba. Kung ganun ba ay ibig sabihin na masama talaga ang alak? Ang sagot dito ay depende sa kung ano ang gagawin ng tao sa alak. Kung susurin natin ang Old Testament, isang alak sa mga inihahandog ng mga Israelita sa Diyos. Isang halimbawa ang nakasulat sa Numbers chapter 15 verses 2-5. Ganito ang sabihin mo sa Israel, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Ano mang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging mga handog na susunugin, tanging handog bilang panata, o kusang handog kung panahon ng pista ay lalakipan ninyo ng handog na pagkaing butil na kalahating salop ng pinong harinang binasa sa isang litrong langis. Samahan din ng isang litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Kung ang alak ay inihahandog sa Diyos, ibig lang sabihin na hindi ito masama dahil alangan namang maghandog ang mga tao ng masama sa Diyos, alam naman nating mabuti ang ating Diyos. Ngunit may mga pagkakataon noon na ang alak ay hindi pwedeng inumin ng mga taong nagpapanata para sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Numbers chapter 6 verses 1-3. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel, kung ang sino man, babae o lalaki ay gagawa ng panata at ilalaan niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo, huwag siyang iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas at huwag kakain ng ubas o pasas. Kung mapapansin ninyo, maging ang prutas na ubas ay ipinagbawal kainin dahil ito ang source ng ginagawang alak noon. Kahit pa ang dried version ng ubas na tinatawag nating pasas ay bawal ding kainin. Maaring may content ang ubas na nakakasira sa kabanalan ng isang tao na nagpapanata para sa Diyos. Ang salitang Nazareo o Nazarite sa English ay isang tawag sa taong pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pag-inom ng mga nakakalasing na inumin at hindi paghawak sa mga itinuturing na maruming bagay noon. Katulad ng mga namatay na tao o hayop, maging ito man ay kanilang kamag-anak o hindi. Kasama na rin dito ang hindi pagkain ng mga itinuturing na maruming hayop noong panahon ng mga Israelita. Kasama rin dito ang pagpapahaba o hindi pagputol ng buhok ng taong nagpapanata. Sa parang ito ay mas madali lamang silang malapitan ng Espiritu ng Diyos. Ang halimbawa ng Nazarite ay si Samson. Siya ay naging Nazarite dahil ang kanyang ina ay hindi uminom ng mga nakakalasing at hindi kumain ng mga bawal na pagkain para sa mga Israelita. Ito ang nakasulat sa Judges chapter 13 verses 2-5. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim, ng anumang pinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siyang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang utos na ito ay para lamang sa mga Israelita noon.
kung nais nilang magpanata ay huwag silang uminom ng alak. At kung maghahandog naman sila para sa Diyos ay kailangan nilang lakipan ng alak ang kanilang mga handog. Ngunit paano naman ngayon sa ating mga hintil? Ang alak ba ay katulad ng lahat ng bagay na nilinis ng Diyos at pwede nang inumin pagkatapos maipako sa krus ng Panginoong Hesukristo? Subukan nating kumuha ng verso sa Biblia kung bakit kailangang uminom ng tao ng alak. Ang isang halimbawa nito ay ang nakasulat sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. Huwag tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Kung susuriin natin ang tekstong ito ay pwede palang magamit ang wine para panggamot sa sakit ng tiyan noon at sinabi ditong kaunting alak lamang. Ibig sabihin na huwag uminom kung hindi masakit ang tiyan at mas lalong huwag uminom ng sobra para malasing. Ang totoo ay maraming mga verso sa Biblia ang nagsasabi na mas magandang iwasan ang pag-inom ng alak dahil ito ay nakakasama. Katulad ng nakasulat sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ganito rin ang nilalaman sa Luke chapter 21 verse 34. Magingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Sa huling teksto ay maliwanag na sinabi na huwag daw tayong maging adik sa pag-inom at pagpapakasaya dahil kapag naging ito na ang daily routine ng ating buhay ay baka mahirapan tayong magbago at maabutan tayo ng araw ng paghuhukom na nasa ganun pa ring estado. Hindi maikakaila na kapag ang isang tao ay masyado nang nalalasing ay nangyayari na hindi na niya nakokontrol ang lumalabas sa kanyang bunganga. May mga bagay siyang nagagawa na hindi naman niya nagagawa noong siya ay hindi lasing. Kaya't pagkatapos matanggal ang kanyang pagkalasing ay saka dumarating sa kanyang pagsisisi. Gawin nating halimbawa ang isang babaeng estudyante na nagpunta sa lungsod para mag-aaral. Ngunit dahil sa udyok ng kanyang mga kabarkada ay napunta sila sa isang club at doon ay umiinom at nagsasayahan. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na ganito ang kanyang ginagawa ng kanyang mga kabarkada. Sa bawat sandaling siya ay nalalasing ay nakakagawa siya ng mga bagay na alam niyang nakakasama sa kanya. At sa huli ay siya ay nabuntis at nanganak. Dahil dito ay naantala ang kanyang pag-aaral. Hindi ba't walang mabuting maidudulot ang pag-inom ng mga inuming nakakalasing? Maliban sa nagagawa mo ang mga bagay na alam mong hindi nakabubuti sa iyo ay nagkakasala ka pa sa paningin ng Diyos. Sabihin na natin na hindi ka nagkakasala dahil sa pag-inom mo ng alak. Ngunit nagkasala ka dahil nakagawa ka ng kasalanan na hindi mo nagagawa kapag nasa normal kang pag-iisip. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang pag-inom daw ng alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kung susuriin natin ito ay nangyayari nga sa ating tunay na buhay. Ang halimbawa nito ay para sa mga lalaki. Hindi ba't kung may nagugustuhan kayong mga babae ay mataas ang respeto ninyo sa kanya? Ngunit kung nakita ninyo na ang babaeng ito ay naglalasing pala at kung saan-saan umuwi kada oras na lasing siya, hindi ba't nawawala ang iyong pagkagusto sa kanya at nababawasan ang iyong paghanga sa babaeng ito? Bagkus ay nag-iisip kayo ng masama sa babaeng ito. May mga kwento noon ng mga artista na nagkainuman sila at nagkasayahan at nakagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Hindi nila namalayan na ito pala ay nakuhanan ng video. Kinabukasan ng mahimasmasan sila ay nalaman nilang nakita na pala ito ng buong mundo. Dahil dito ay naging mababa ang kanilang dangal. Sinasabi sa tekstong ito na mangmang ang isang tao na nagpapakalulong sa espiritu ng alak. Kung nakikinig ka ng balita ay marami ang mga negatibong nangyayari sa ating paligid. Maliban sa pandemic ay may mga naidadagdag pang balita na ang isang tao ay nakapatay at kung titignan ang dahilan kung bakit nagawa ito ng mga maysala ay sinasabi na siya ay lasing dahil sa alak o kaya ay dahil sa pinagbabawal na gamot. Baka may magtanong kung bakit naidagdag ang bawal na gamot dito. Dahil ang epekto ng bawal na gamot ay hindi magkalayo sa epekto ng pag-inom ng alak. Ang paggamit ng bawal na gamot ay nakapagdudulot din ng kalasingan. Mangmang ang isang taong nagpapaadik sa alak dahil alam niya mismo sa sarili niya na hindi kaya-aya ang kanyang ginagawa kapag siya ay nalalasing. Ngunit pinipili niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang laman. Ano ba kasi ang ginagawa ng lasing? Hindi ba't natutulog sa kalye kahit na matarik ang araw? Hindi ba't lumalabas sa kanyang bunganga ang hindi kaaya-ayang mga salita katulad ng pagmumura at pangalipusta ng kapwa? Kung hindi naman ay galit at nagwawala at nakakasakit ng kapwa. Maliban sa mga ito ay nasasayang lang ang kanyang pera sa pag-inom ng alak dahil imbes na ibili niya ng bigas o bagay na may kabuluhan ng kanyang pera ay napupunta lamang ito sa alak na walang saysay.
Ang isa pang pangit na hatid ng alak ay nagiging model ang isang tao sa kanyang anak o sa mga nakababatang kapatid o sa mga kabataan. Kaya't paglaki ng mga batang nakakakita sa kanya na umiinom ay naitatanim sa isip nilang normal lang ang pag-inom ng alak at ito ay hindi masama. Ito ang nakasad sa Romans chapter 14 verse 21. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ngunit paano kung ang araw ng paghuhukom ang dumating at ang isang tao ay nasa estado pa rin ng pamumuhay na naglalasing at nagsasaya lamang ang nalalaman? Basahin natin ang nakasulat sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganito rin ang nakasad sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nagikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagkikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa mga tekstong ito ay maliwanag na ang patutunguhan ng taong ang nalalaman lamang ay paglalasing ay sa walang katapusang paghihirap. Mapapasama sila sa mga ibubulid sa apoy na hindi namamatay. Ang paglalasing ay isang minor issue lamang para sa ating mga tao. Ngunit hindi natin alam na ito pala ay pwedeng maging dahilan ng ating pagkakatapon sa walang hanggang paghihirap. Napag-usapan na natin sa ating mga nakaraang video ang tungkol sa mga mangyayari sa impyerno. Ito ay lugar na madilim at puno ng paghihirap na walang katapusan at ayaw nating mapunta doon. Kung hindi mo pa ito napanood ay panoorin mo rin ang mga videong ito mamaya pagkatapos ng videong ito. Kaya nga kaibigan, kung isa tayo sa alipin ng alak at paglalasing ay subukan na nating makawala habang may oras pa tayo. Alam kong ito ay hindi madali, ngunit ito ay posible dahil marami naman nang nakawala sa pagkakaalipin nito. Huwag nating antayin na dumating ang araw ng pagdating ng magnanakaw sa ating buhay. Dahil kapag oras na dumating iyon at nasumpungan tayo na hindi nakahanda ay siguradong kasama tayo sa mga tatangis at manganganit ang mga ngipin. Ngayon kaibigan ang tanong, handa ka na bang kumawala sa pagkakaalipin ng alak? At ito nga ang ating munting usapin tungkol sa alak at paglalasing. Alam kong mayroon at mayroon kayong masasabi tungkol dito kaya open na open po ang ating comment section. Mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.